Hello mga ka-Johnny, narito ulit tayo. Uwi na naman. Napalaban na naman tayo sa paggulong-gulong. Ayos lang kasi kaya namang gumulong. I mean, yung ating hininang, Winilding, is kailangan akong umikot. Dahil hindi pwedeng paikutin yung tubo. Na excited na ako dun sa ating welding activities. May share ko naman sa inyo ang aking nalalaman. Kung paano ako naging plate welder, paano ako naging carbon steel welder, naging stainless steel welder, at hanggang sa nagkaroon ng chrome ticket, inconel ticket, aluminum ticket, at CWB ticket. Maraming ticket mga ka-journey. Kasi ang welding dito sa Canada, ang lifestyle dito ng welder, pag naging journeyman tayo rito, kailangan na meron tayong CWB na tinatawag, meron tayong B pressure ticket, red cell certificate, at pagka pumasok tayo sa mga kumpanya na tulad nitong petrochemical na pinapasokan natin ngayon, meron niyang required na carbon steel combination. Ibig sabihin ng combination, road pass ng TIG capping ng 7018 at all TIG carbon steel. Ibig sabihin from TIG root to capping TIG carbon steel. At sa stainless naman, mayroong combination at all TIG. Pag sinabing combination sa stainless, meron ding root pass ng TIG stainless at filling in cap ng carbon ng welding rod 308. Alam mo 316 root pass, kailangan kakapingan siya ng welding rod 316 din. So, 'yun ang combination. All TIG, kailangan TIG root ng 316 at filling capping hanggang capping ng 316 filler warding. So, may mga adjustment diyan sa mga gas, mga adjustment sa current adjustment, I mean. So, yun ang ating tatalakayin pagka ako yung nakapagka put up na ng shop. Kasi gusto ko rin ma-share habang medyo kaya pa natin na makapag-share. Kasi ang welding mga ka-journey, hindi basta-basta natututunan. Nung mag-manpower ako sa Bicol, ako po yung taga-Bicol sa Camarinesor. Nag-manpower ako noon 1991. Kung hindi pa nakakapag-graduate, nag-inquire na ako sa manpower noon kung pwede akong makapasok. So, nakapasok naman ako. So, pag-graduate ko ng high school, diretso na ako doon sa training center. 6 months lang yun, mga ka-journey. Napakabilis lang. Pero marami ako natutunan sa loob ng 6 months. Kasi araw-araw, nagkakaroon kami ng welding activity. Yung theory at practical. Kaya nga lang, noon ang practical, talagang pahirapan. Ibig sabihin, pahirapan kasi sa isang welding rod, apat kaming welder. Estudyante na maghahati dun sa isang welding rod. Yun, kumbaga, kakulang yung mga welding rod na supply sa akin. Ngayon, okay na. Dahil nung umuwi ako last 3 years ago, marami ng machine na updated. So, high-tech na rin doon sa pinasukan ko dati na school. Meron na silang MIG, meron na silang TIG, meron ng ang mga welding machine nila, magaganda na. Nung ako pa, nung nag-aaral pa ako doon, talagang adipihit yung welding machine. Pero marami ako natutunan. Hanggang sa ito nga, nandito ako sa Canada ngayon. Pero bago ito, nakarating po tayo ng Algeria, nakarating po tayo Singapore, ng Taiwan, ng Libya, at siyempre, dumaan po tayo sa napakaraming bansa. Pabalik-balik. So, yun po ang naging trabaho ko bilang OFW. Noon po ay walang-wala rin na kami. Talagang wala kaming lupa, walang bahay. Nagkaroon na rin kami dahil sa pag-abroad. Pero ang pag-abroad po talaga kailangan piging pinag-plano ng gusto. Yung pag-abroad minsan nauuwi rin sa wala. Kaya mas maganda rin po talaga na pinag-plano ng talaga. At siyempre, kasama na rin yung pag-iingat. So yun, punta po muna tayo sa gas station bago mag-run out ang aking gas kasi 52 kilometers na lang to be empty ang aking matis.
magpagasta tayo. Wala na tayong pangamba na baka tayo'y tumirik. So, dito tayo ngayon. Ito yung Fort Saskatchewan town, mga ka-journey. Nasa Fort Saskatchewan tayo. Galing dito hanggang... uwi ako doon sa Edmonton. Malayo-layo yung Edmonton. Doon kami nakatira. Nasa kwan tayo, Legacy Park ng Fort Saskatchewan.
Alright, narito na tayo sa parking area natin, mga ka-journey. Maraming salamat ulit sa mga nagsubaybay at siya nga po, doon sa mga interesado nga pala na malaman yung mga na-encounter ninyo sa welding, kung ano yung mga defect, mga dapat yung gawin pag kung kayo nahirapan sa mga baguhang welder, pwede nyo po akong i-comment na dahil ang plano ko nga magkaroon ako ng shop. Wiwilding ako doon ng carbon steel, stainless steel, aluminum, chrome, para mabigyan ko kayo ng idea kung ano ang mga magandang gagawin para magkaroon kayo ng magandang quality, or papasa kayo doon sa mga x-ray ganyan, para siyempre po nagdag kaalaman na rin, dahil ang welding nga hindi basta natututunan ng madalian, kailangan talaga ng tamang training. Dahil pagdating po sa mga petrochem, mga refinery, iba ang quality na hinihingi.